Ito ay problema pa sa right-of-way na daraanan ng tren. Tuloy ang konstruksyon ng MRT 7 na tatakbo mula SM North EDSA hanggang San Jose del Monte, Bulacan. May ulat on the spot si Chino Gastuan. Chino? Rafi, pinasinayaan ni Pangulong Noynoy Aquino ang groundbreaking ceremony ng MRT 7 dito sa Quezon City Memorial Circle kasama si San Miguel Corporation Chairman Ramon Ang, DOTC Secretary Jun Abaya at Finance Secretary Cesar Purisima. 23 kilometers ang haba ng MRT 7 na tatakbo mula SM North EDSA hanggang San Jose del Monte sa Bulacan. Kapag nakumpleto ito sa taong 2020, aabot daw sa 800,000 na pasahero ang maaring sumakay rito araw-araw. Ang biyaheng dating 3 oras mula San Jose del Monte, Pamakati, magiging 1 oras na lang daw. Dudugtong ang MRT 7 sa LRT Line 1 at MRT 3 dahil sa itatayong common station na sa ngayon medyo balot pa sa kontrobersya dyan sa may bahagi ng North EDSA. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na dahil mapapabilis ang biyahe mula Bulacan, mas maraming tao ang makakapagtrabaho sa Metro Manila. Darami rin ang oportunidad dala ng paglawak ng mga lugar na abot ng mass transportation system. Kasabay nito o kasabay ng MRT construction, isang higit 20 kilometrong 6-lane highway rin ang magdurugtong sa San Jose del Monte sa NLEX ang gagawin. Target nito na mapabadali o mapadali ang paglalakbay sa mga lugar na panorte at mabibigyan din ng access ang mga bus na biyaheng paprobinsya na makapasok ng San Jose del Monte para magdala ng mga pasahero papunta sa mga probinsya sa North Luzon. Aabot sa mahigit 69 billion pesos ang proyekto ng nanalong bidder ay ang San Miguel Corporation. Ang Hyundai, Rotem and EEI Consortium ang construction company na magtatayo ng MRT 7 habang ang mga tren nito ay magmumula naman sa South Korea. Pero sa ngayon, Rafi, may problema pa raw sa right-of-way ang daraan ng lugar ng MRT 7. Pero umaasa ang mga lokal na opisyal na mareresolba din ito bago pa umabot ang construction dyan mismo sa mga lugar na may problema sa right-of-way kung saan gagawin nga ang mga elevated rail system ng MRT 7. At yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Rafi. Chino, so kung pwede naman palang simulan na kahit may problema pa sa right-of-way, kaya bakit kaya hindi ito nasimulan na mas maaga itong construction ng MRT 7, Chino? Alam mo, Rafi, parang ang pagkakaintindi natin, ang nag-grant ito last year, no? Yung mismong bidding ay natapos at nag-grant ito sa San Miguel Corporation. At madami pang pag-aaral kasi na ginagawa, lalo-lalo na doon sa right-of-way issues. At syempre yung pag-aaral dahil sa kontrobersya nga na pinag-uusapan dito sa tinatawag na common station dyan sa SM North EDSA or dyan sa may bahagi ng North EDSA dyan sa may Quezon City. Matatandaan nga merong kontrobersya ito dala ng pagbibigay daw ng isang kumpanya dyan na may-ari ng mall ng halagang 200 million pesos para dun mismo itayo ang station sa kanilang o malapit sa kanilang mall. Pero medyo nagbago sa ating pagkakaintindi ang isip ng DOTC at minabuti or pinili nila na mag-submit naman ng proposal para ilagay yung isang common station sa gitna o di kaya doon naman malapit sa isa pang mall. Kasi ang pinag-uusapan talaga dito yung interconnectability nitong LRT Line 1, MRT 3 at itong itatayong MRT 7. Pero umaasa ang DOTC na sa lalong madaling panahon ay matatapos na ang isyung ito bago pa rin matapos ang administrasyon ng Pangulong Aquino. Rabi. So Chino, muli ano yung pinoproject nila na matatapos itong proyekto ito barring any other problems katulad nitong yes. Right-of-way, Chino? Well, projected na construction or completion time ng MRT 7 ay 2020, no, kung saan sinasabi na pag natapos na ang project na ito ay aabot sa 800,000 na mga pasahero ang pwedeng sumakay kada araw dito sa MRT 7. So we're talking about more or less 3 years bago matapos itong construction period at kasabay din ito yung sinasabing access road naman na magdurugtong sa San Jose del Monte, Bulacan, papunta dyan sa North Luzon Expressway para kumbaga nakukompleto yung loop na bumabagtas sa labas ng Metro Manila. So in a way, mapapagaan daw nito
yung daloy ng traffic dahil hindi na lahat dadaan ng NLEX at may opportunity na yung mga tao na tumira na mismo dito sa mga karating probinsya sa Bulacan, particular no sa San Jose del Monte at iba pang mga karating na bayan dyan na dadaan na ng MRT 7 dahil meron lang ang access papuntang Makati at dito sa mga central business districts ng Kamaynilaan. Rabi. At siguro naman, Chino, kasama na sa projection yung posibilidad na dumami pa yung gagamit niyan. Kasi nga, nababanggit mo na tiyak ngayon pa lang ay marami ng mga bibili ng bahay dyan sa mga lugar na binanggit mo. Dahil nga sa projection na ito ay magkakaroon na ng MRT, Chino. Yes. Tama ka dyan, Rafi, no? Even before na grant nga yung project, no? O na grant yung winning bidder, o nanalo yung winning bidder, ay sinasabi nitong mga alkalde, nitong mga bayan kung sa Bulacan na dadaanan nitong MRT 7, ay sinasabi na nila, tumaas na daw kaagad yung real estate value sa kanilang lugar at naghahanda na nga sila dito sa tinatawag na influx ng mga taong gustong tumira dyan. No? Sa ngayon, napro-project kasi natin yung maaari talagang bumili dyan sa mga lugar na yan, yung mga commercial establishments na magkikater naman dito sa dami o dagsa ng mga tao na gustong tumira dyan. Pero syempre, iisipin natin ano ba yung demographics o yung income ng mga taong gagamit ng LRT system. Bagamat masasabi natin medyo sa low income level muna ito dahil wala silang mga sasakyan, pero ang sabi nga nitong DOTC, maaring mismo yung mga higher income level na rin ng mga tao o ating mga employees ay maaring pumili na rin na tumira dito sa mga lugar na dadaanan ng MRT 7 dahil mapapadali nga ang pagpunta dito sa central business districts. So, sa ngayon, naghahanda ng mga alkalde sa kanilang mga lugar dito sa tinatawag nilang mga zoning na kailangan ilatag at syempre yung pagbabantay na rin no, dito sa mga real estate companies na nakatakda o bumili na ng mga lupa at magsisimula rin ng construction sa kanilang mga lugar. Okay, maraming salamat, Chino Gaston.